Sa video na ito mga sir, pag-uusapan natin yung basics ng boost spacing sa mga mountain bikes. Kaya umpisa na natin! Bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Napansin ko na marami pa rin mga cyclist ang nako-confuse pagdating sa boost standard or boost format. And madalas to na tinatanong sa Facebook page ko at YouTube channel ko, ano nga ba yung mga components na compatible sa isang boost frame at fork at ano ba talaga ang advantage ng isang boost? Pero ano nga ba yung tinatawag natin na boost standard or boost format? Tignan natin! Ang boost spacing mga sir ay yung wider na hub spacing and dinesign to para ma-improve ang performance at handling ng mga modern na mga mountain bikes. Ang boost standard mga sir ay dinevelop ng SRAM in collaboration with several bicycle manufacturers. Ito ay inintroduce noong 2015 as a response or sagot dun sa mga evolving na needs or pangangailangan ng mga modern na mga mountain bikers. Sa pagpapalapad ng hub spacing, nag-improve ang wheel stiffness, na-enhance ang tire clearance, at syempre na-optimize ang frame geometry para sa modern mountain bike riding. Ang boost format ay naging standard sa mountain biking industry and inadapto ng maraming bike at component manufacturers simula nung nirelease to noong 2015. Ang boost standard mga sir ay primarily related sa hub and frame spacing ng isang mountain bike. Pero syempre, meron tong mga implication sa iba pang mga bike components. Ngayon, tignan naman natin kung paano naaapektuhan ng boost standard or boost format ang iba pang mga bike components. Ang boost tubs mga sir ay merong wider na flange spacing at meron tong width or lapad na 110mm para sa front end or para sa mga front forks at 148mm naman para sa rear end ng mga bikes. Ang mga boost tubs ay hindi compatible sa mga non-boost na frames and forks. Yun mga sir ay dahil sa difference sa spacing. Ang mga boost frames mga sir ay dinesign para mag-accommodate para sa mas wider na hub spacing ng mga boost na hubs. And dahil dito, meron silang mas malapad na rear dropouts compared syempre sa mga non-boost na frames. Tandaan natin mga sir na ang boost frames ay hindi compatible sa mga non-boost na hubs kung hindi ka gagamit ng mga adapter na kagaya ng VeloSolo na boost spacer kit. Ang boost forks mga sir, kagaya ng mga boost frames, ay merong wider na spacing para mag-match sa mas wider na mga hubs ng mga boost wheels. Ngayon mga sir, eto naman yung good news. Ang mga boost forks ay pwede nating gamitin sa mga boost frames at non-boost frames nang walang kahit na anong issue. Bukod sa isang boost na hubs, yung rims at spokes na ginagamit natin sa isang boost na wheelset ay yung normal na sizing o yung mga standard sizing lang na usually natin ginagamit sa mga bikes natin. Tanda natin mga sir na walang boost specific na mga rims at spokes. Ang boost standard mga sir o yung tinatawag natin na boost format ay hindi directly na nakakaapekto sa mga cranksets natin. Ang pinakaiba lang syempre mga sir, merong 3mm na offset ang isang boost optimized na crankset para ma-maintain yung straight na chainline. Pero pwede tayong gumamit ng mga boost and non-boost cranks sa mga boost frames natin nang walang kahit na anong issue. Ang boost standard o ang boost format ay hindi nakakaapekto o walang kahit na anong impact sa mga drivetrain components natin na kagaya ng isang cassette or RD. Meaning na pwede natin gamitin yung mga cassettes and RDs natin both sa boost frames at sa mga non-boost frames nang walang kahit na anong issue. Ang main advantage ng boost standard ay syempre yung increase na wheel stiffness and na-achieve ang bagay na to sa pagpapalapad ng mga hub
flanges. Dahil sa mas malapad na hub, nag-improve yung spoke bracing angle. And in turn, nagbigay ito ng stiffer and stronger na wheel. At dahil sa extra stiffness na to, na-enhance ang bike handling. And syempre, most noticeable to kapag nag-ride tayo sa mga trails. Ang isa pang benefit ng Boost Standard ay yung improved na frame geometry. Dahil sa wider na hub spacing, nagbigay ito sa mga frame designers ng ability na mag-shorten o paikliin yung mga chainstays sa mga bikes natin. Ang mas maikling mga chainstays, mga sir, ay nagko-contribute sa isang lively at responsive na frame. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like, share. I'm Bong Salvacion, and this is Kamatu Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!